Marathon and you're still watching the House of Jaya. And for this vlog, we're here in Liwliwa, Zambales, and we're staying in Green Space Artist Village. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya amin tinutuluyan. And for this weekend, guys, we're just here to relax and to spend time with our friends and of course to enjoy the beach here in Zambales. So, kumain lang kami ng lunch, tapos later on, I'm gonna show you our accommodation for this weekend. Right now, we're here in one of the, ano ba to, man or natural lake here. May mga nakatanim na kangkong, mayroong mga, pinadali itong tilapia sa mga hipon. So, kinakausap ni Claire yung parang may-ari nitong lugar na to. So, ayan, in-interview niya. So, this is my friend Claire. Ito daw yung panghuli ng mga hipon, guys, dito sa lake na ito. Pero may tilapia din daw dyan, sabi ni tatay. Tapos yun, kangkong yun. Tapos parang ganda rin dun, guys, sa may kulayo. Pero I'm not sure kung paano pumunta, baka delikado. Okay, so ngayon, punta na tayo dun sa Green Space Artist Village para mapakita ko sa inyo yung lugar, yung mga ini-stayan namin. Okay, so let's go! Hey guys, this is Green Space Artist Village. Ito yung entrance nila. Ayan, they have bamboo materials in front of them. So, let's enter. Papasok na kami ngayon na kaya ano, okay na ito. So, let's close. Ayan sila ba? Alright, so maraming aso. Hindi ako makapag-vlog. Hello. So mamaya ko na kayo ituturo. Ito yung kanilang mga kubo. Hindi ako nakapag-vlog kanina, guys, papasok dahil may mga aso. Andito kami sa room namin. Ito si Lana. Si Claire. Ito yung room namin pala. Ayan na. Mag-hike ka. Nakita ka na kanina doon habang nagko-community immersion ka. Ito si Pao at si Ron. Ayan. So, dito kami sa aircon room. Actually, yung nakawa namin, compound, ito yung compound dito sa ano, green space. It just so happened, yung isa pala ay fan. Tapos ito ay aircon. Kaya dito kami nagsiksikan. Ano pala ngayon? 3:30. So, mga 4:30 lalabas kami sa beach para ano, mag-swimming. Ayan sila, oh. Nag-rapean sila. Ayan sila. Tibo. Oo, tibo pala. So, pahinga lang tayo, guys. Tapos, labas tayo mamaya. Bukas ko na kayo tutor dito sa green space. Para medyo maliwalas ang panahon. Okay, so let's rest muna. Hello guys, nakaiglip kami ng very very light lang, medyo mabilis lang. So papunta na kami ng beach ngayon. Mag-aabang kami ng sunset. At habang nag-aabang ng sunset, ako'y magsuswimming now or magdi-dip na sa beach. So ito pa rin ang napakagandang mga agoho tree dito sa Liwliwa here in Zambales. So, ito yung lalakaran nyo. Mula dun sa Green Space Artist Village, mga 3 minutes walk lang yung beach. Ayan o. Sa dulo. Tapos guys, kanina, may nakausap ako, yung ATV nila daw dito ay nasa 500 pesos ng 30 minutes. Tapos, syempre, pag 1 hour, 1,000. Kaya parang gusto ko siyang i-try later. Tingnan natin. Okay, so let's go. Swimming na tayo or magtampisa muna tayo sa dagat ng Liwliwa.
So guys, walang sunset ngayon dahil super cloudy. Doon nga parang uulan, no? Ayan, no? Ito sila na ganyan lang siya guys. Every time na nag-beach kami, dyan lang siya, tagabantay ng gamit dahil hindi siya mahilig mag-beach. Pero mahilig siyang magpunta sa beach, hindi lang siya nag-swimming. Na love. Ayan siya. So, yung beach mat na yan guys, sa Lazada lang yan nabili. Mura lang yan. Tapos, ito yung mga activity dito. Yung mga ATV. So, ano daw yan? Parang 1,000 per hour. Or 500 for 30 minutes. Yan, medyo marami naman rin. Ang dami niya ngayon. Parang last year, hindi ganyang kadami. Or even nung mga around 8 years ago, super wala yung mga structure na yan, no? Super linis dito. They even have yung mga, ano na yan, mga banana boat na yan, no? Ayan, kita nyo ba? 300 pesos per head daw yan. Hindi ko lang alam kailan lang minimum yan. Dito pa rin kami sa Liwa. Punahan natin yung iba kong friends. Check natin kung nag-e-enjoy sila ngayon sa kanilang ginagawa doon. Ayun sila, oh. Ano nga ba sila? Hindi ko siya masyado lang makita dahil wala akong salaming suot. So, kayo na pa ako nag-swimming o nag-beach dyan. Teka, iwan ko yung chinelas natin, guys. Ayan, so, iwan ko yung chinelas natin dyan. Bye, love. Punta ba na ako doon? Tahan natin sila, May. Asan ba sila? Ito sila, oh. Let's go there. Let's see kung saan naabuti itong camera natin dahil meron tayong lapel mic. Huwag sana mabasa ang ating lapel mic. Ito na sila. Patayin niyo magpakita. Ito ang aking mga vlogger friends. Mga vlogger friends from way back 2012. Ito si Claire. Ito si Mai. Ay, sasabihin nyo yung mga vlog nyo. Ito. Wala na naman. Hindi na ba kayo nagsusulat? Ayan. Siya si, ano, I Am Traveling Light. Ito naman si Mermaid Travels. Ito si Budget Viajera. At ang vlog ko, dating Lonely Travelog. Ngayon, The House of Jaya na siya. So, yan yung mga, ano, mga OG influencer. 10 years ago. 10 years ago, totoo naman, di ba? We're the OG, original. We're the OG influencer 10 years ago. Pero hindi na. Ano masasabi nyo sa changes sa Liwa? Ano yun? Ano masasabi nyo sa mga changes dito sa Liwa? I've been here in last 2012. Ano, napakalaki ng pagbabago na. 2012 yung una kong punta ng Liwa. 11 years ago. Parang mga 4 resorts pa lang yung nandito. Siyempre, mas quiet noon, mas konti pa, o mas peaceful. Unlike now, ang dumi, parang dami ng tao. Maingay! Mausok! Mausok mo dahil doon sa mga banana boat? 300 pesos yung banana boat. Maingay ng kaboat nila. Tapos yung ATV, pwede na 250. 15 minutes. Pero pwede daw mag-picture lang, sabi ni Kuya. So, ayan ang mga OG influencer. 12 years ago, 10 years ago. Dahil ngayon, ano na eh, video na, TikTok na ang labanan. But before, you have to read. You have to read to know the place and to get information about the place that you wanna go. Okay, so let's enjoy while it's not yet raining. So, dali ko na to doon. Hindi naman ako makapag-timelapse, guys. Bala ko sana mag-timelapse kasi lang wala nga tayong sunset ngayon na madadatnan. Okay lang, at least nakapag-swimming tayo. Right? So, let's go. Let's continue our swimming lesson. Shout out swimming lesson. Our swimming para ma-enjoy naman natin tong Liwliwa natin ngayong weekend. 1, good morning! So, nag-swimming lang tayo ng very, very quick today. Tapos, settle na tayo para makauwi na tayo ng Manila dahil malayo pa ang ating biyahe. Baka duman kami Subic para mag-lunch. So, hindi ko na napakita itong
green space artist village. Pero basically, ito yung aming tinuluyan. Ayan. Tapos ito yung kubo namin. Kasi compound nga siya. Tapos meron kaming sariling kitchen na pwede magluto. Dala na lang kayo dyan. So, take note lang pag may basura kayo sa food waste. Merong 500 pesos na fee per kubo. So, ayan, may CR sa baba. Ito din, may CR, may toilet dito. Tapos pakita ko yung harapan sa inyo. Hi guys! So, we're back here in Cavite. Kakarating lang natin, galing ng Liwa. And I must say that the beach, yung sea breeze and salt water are really the perfect vitamin for your mental health. So, talagang masasabi mo after ng beach trip mo, mental health restored. So, we had fun this week, especially nagstay kami sa Green Space Artist Village. So, tinur ko kayo ng kaunti dun sa green sa inastayan namin, pero hindi kasi siya talaga yung typical na hotel or hostel na tutuluyan mo, because Green Space Artist Village is a haven for all the artists, no? So nagko-contact sila doon ng mga yung mga artist workshop, mga ganyan, may mga nag-facilitate doon, etc. So in-accommodate kami, all kahit hindi kami artist. Well, pwede rin naman kayo. You can check out their Facebook for the rates and for the type of accommodation. So, okay din naman. May free coffee sila. May lahat ng kubo, may toilet, may kubo na aircon, non-aircon. And meron din silang parang cooperative na coffee shop that in which they serve a good cheese pesto spread. So, try nyo doon pagka pupunta kayo ng Liwliwa. Definitely, babalik kami ng Liwa because Liwa has a perfect beach for me sa Luzon dahil perfect lang yung lalim ng dagat, hindi masyado mabato. Although ngayon, yung observation namin, medyo dumadami na yung tao, dumadami na yung establishment. Ang wish lang namin, sana magkaroon ng ano, parang more regulation sa pagtatayo ng mga structures doon, yung sanitation, para mas magtagal pa siya at hindi talaga siya ma-destroy. Dahil ang dami na nga nagpupunta doon ng mga Gen Z, mga millennials, kaya sana maging maayos. Okay, so that's it for this vlog. I hope na-enjoy nyo, kahit hindi ito yung mga typical vlog natin. Talagang pinakita ko lang sa inyo yung lugar and pinakita ko yung weekend namin. So, see you in our next travel, guys. Thank you for watching this vlog. Bye!